Makasaysayan nga ako po sa inyong lahat. Bakit? So, yan tuloy natin, ha? Minsan nang mamatay yan si Rico Chico na naman mawawalit yan.
kita na lang. Baka saysayang araw po sa inyo lahat. Natatawa ako. Baka saysayang hapon po. Pinabati ko si Kapitan Tiago. Andaan mo na merong Lahat po ng aming sasabihin dito, walang kinalaman ng aming mga paaralang tinuturuan, ang mga institusyong aming kinabibilangan, at ang mga organisasyong aming sinasalihan. At ang mga walang kamuang-muang ng mga batang dadamay namin ngayong araw na ito. Opo, wala silang kinalaman dito. Batiin muna natin, ganito po, context muna tayo. No? Ngayon po ay una, yung music natin, Rico Puno. Kami po ay nakikiramay. Pero, hindi lang nakikiramay, kundi pinagdiriwang natin ng kontribusyon ng mamang ito, no? Sa ating musika at sa kung paano niya na, in-embody yung spirit ng bayan. Kasi di ba mahilig tayo sa foreign music, pero tinagalize niya yung ibang linya, namamasyal sa luneta ng walang pera. And this is basically, di ba, parang nagbigay ng boses sa ating mga kababayan at sa kanilang damdamin. May lyricist siya nakasama, nakalimutan ko yung name, pero siya talaga yung boses niyan. So, kay Tosca, ng aking friend sa FB, yung kanyang anak, ako po yung nakikiramay at sa buong pamilya Puno. Baka pumunta ako sa Wednesday ng gabi sa kanyang burol. Pero ako hindi yan ang mas nararamdaman ko yung pagkamatay ni Rico Grifol. Kasi, okay, sure, maganda yung mga kanta niya. Pero, think hindi siya, hindi, and yung mga performers, singers, kung sino-sino pa, will learn a thing or two from Rico J. Puno. Kasi, alam mo yon, sorry, hindi ko naman iniinsulto si Rico J. Puno, lalo pat namatay na siya. I mean, the voice isn't really that good. Alam mo yon? Pero, maganda yung packaging ng tao sa pagkasal, sa ano na, alam mo yon, the whole thing yung pagkaka-package niya. Tapos, naging parang, ano siya, yung naging parang halimbawa siya sa lahat ng mga kagaya ng Xiao Chua na nagpaplano at saka ginagawa ng maging babaero sa mundo. Huwag gano'n, huwag gano'n. Huwag sama pa ng mga sudali mo. Diba? Alam mo, ang tanda-tanda na ni Rico J. Puno, talagang hindi talaga nag-gano'n eh. Nawala yung packaging na tayo. Hindi talaga nagbagong buhay. Macho gobi ito talaga hanggang sa pagtanda. Tapos, talagang pinanindigan niya yun, di ba? No? So, doon ako believe, no? Doon ako believe. Na parang katulad din natin, kahit matandang ugod-ugod na tayo, Xiao Chua, Xiao Chua ka pa rin. Ngiting-wagi lang. Ngiting-wagi pa rin. Yun. So, yun, no? O, tapos hindi, bago pa yan, mamaya pala yung topic natin. Kasama ko natin ngayon, kasi ako po ay nagtuturo ngayon ng broadcast communication. At public history in broadcast communication at the media. So ito po, kasama natin ang mga estudyante ko. Yan. At mamaya po, tatanungin din natin sila ano ba yung kanilang mga lodi ang mga yan eh. Oo. Ano ba yung kanilang mga pananaw ukol sa ating pag-uusapan? Kasi university students, mga intellectuals, mayroon na silang masasabi tungkol sa ating topic. Especially, actually marami sa pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan, ay naging mga ulat nyo na nung mga unang bahagi ng ating klase. So ito'y klase, ano natin? BC 196. BC 196 is special topics, public history in the broadcast and other media, and other related media. Yan. Kaya nagpapasalamat po sa Department of Broadcast Communication. Actually, nagpaalam din ako kung wala magiging problema sa broadcast natin. At mukhang okay naman tayo.
Ako okay. First time ko dito. Talaga? Utak na dito tayo sa radio. Usually din lang ako sa ano. Usually, sa palmahol ka lang? Dito sa labas. Ito, radio room ito. Nasa totoong radio room tayo. So medyo pinipin ko yung vibe pag nagtutuwa ako dito kapag Lunes eh. First time ko ngayon dito. First time ko dito. Pagkatapos, ngayon na lang ulit ako nabalik sa payoffs sa loob na... Napakaraming taon. Napakaraming taon. Eh, welcome back, kapatid. Oo. Oo. O, tapos, sige. Papasok mo tayo sa topic kasi... De, yun nga. Kasi pupunta ako dito, di ko alam na yung UP Pilcoa jeep pala ay kumakalan na doon sa... Bahay, ano, doon sa may... Ano tawag yan? Check. Yung checkpoint. Check, yung checkpoint. Eh, yung checkpoint. Kumakalan na doon, tapos umikot. Diyos ko, dami na akong di alam dito sa UP, no? Grabe. Oo. So, yun. Medyo naniniwago lang ako. No? Oh. Oh. Okay. Tapos, ganito yan. Paliwanag lang natin sa ating mga estudyante. Yung Dulong Tribe History Live kasi, ang mga topics nito, so syempre, again, Duterte Tribe siya, Yellow Tribe ako. Of course, yan yung mga label na kinabit sa amin. No? Na hindi na rin namin matanggal sa amin. So, kaya, we wear it na lang, pero we want to show people na kahit iba-iba tayo ng politika, pwede tayo mag-usap ng matino to sa mga bagay-bagay. But eventually, what happened was, so usually, kasi second year na natin. Oh, second year na natin. Usually, Van, ang ginagawa natin, may current issue, like the first episode was martial law in Mindanao, ikakabit ito sa martial law noong 1972. Ulitin na natin kasi... Hindi lang para sa mga estudyante. Para sa mga talagang bagong nanonood sa atin. Baka may mga bagong nanonood din sa atin. Or kahit na medyo matagal na sila nanonood, hindi nila alam yung konteksto na itong show. No? Yun nga, nagsimula kami ng mga tinanggal ng gobyerno sa trabaho. Diba? Tinanggal ako sa Official Gazette. Si Sal, Channel 4. Natsugi yung Showtime sa Channel 4. Pero hindi naman nawala doon yung kagustuhan namin na kumalat yung kasaysayan sa mas malawak na audience. No? Pagkatapos, ang naging idea namin noon, kasi siyempre, halos isang taon pa rin lang palang na Pangulo si Duterte noon. At napakaraming mga issues. Alam mo si Duterte, terrible mag-create ng issue yan. Ito yung buka ng bunganga niya, merong issue lumalabas. At saka siya yung pinaka-effective na nagpapalaganap ng kasaysayan. Kasi sa bumuka yung bibig niya, ay yung mga Amerikano, Battle of Balangiga. Ganyan. Biglang yung tao nag-uusap, ano yung Battle of Balangiga? So kami, bibigyan namin ng context so, yun. Hindi lang yun kasi naalala mo din, alimbawa nung panahon ng SONA, diba, no? Magsasalita ang Pangulo sa SONA, pagkatapos, biglang ang dami-dami magtatanong, ano yung mga binabanggit ng Pangulo na yun? Ng mga historical, so nagkaroon ng ganun kasi, that's the reason why yung mga unang episodes natin, kung iti-check ng mga nanonood sa atin, nandiyan naman yan sa ano, nandun naman yun sa mga videos, no? Yung mga unang episodes ay, kumbaga, parang may contemporary issue kagaya ng martial law, trolling, yes, mga fake news. Okay. Lahat yan, hinanap natin ang kaugnayan sa kasaysayan. Kasi maraming mga tao na medyo misguided yung pagkakaunawa sa kung ano ang kasaysayan. Kasi ang iniisip nila... Hindi, diba pag memorize lang naman yung kasaysayan, tsaka ano, dapat memoryado mo lahat ng informasyon. Yan ba, Van? Alam mo, may nabasa akong isang post, natawa nga ako eh. Pero kasi hindi ko naman naging ugali na namamahiya ng isang tao eh. Kaya hindi ko na lang ano. Kaya yung mga posts ko, kinakat ko yung mga pangalan ng mga tao tsaka yung mga pictures nila kasi... Ayoko na yung mga screenshots. Oo, pero may nababasa akong post. May nabasa ko isang post ganito. Sabi niya, ano daw ba nangyayari sa kabataan ngayon? Wala na daw pakialam sa kasaysayan. Ano ba? Kayo si Rizal.
Hindi nila alam yung... ang alam lang nila, pangalan yung Sir Rizal. Hindi daw nila alam kung ano yung pinaka... yung mga mahalagang bagay tungkol kay Sir Rizal. Yung kagaya yung pangalan ng ano, Shota niya? Ah, ito sabi niya. Ano sabi? Kagaya daw, pang ilan daw sa magkakapatid sa Rizal. Ito yung mahalaga. Sabi ko, Hindi. Sarap yutog yung ulo ko sa pader. No? So, nagkaroon ko, matagal na natin ito nararamdaman eh, Shao. No? Tagal na namin ito nararamdaman na parang ang nangyayari, kailangan magkaroon ng presence ang kasaysayan sa discourse. Sa hindi lang sa discourse, kung hindi, yun nga, sa mass media, sa social media, at sa kung saan-saan pa. Kasi, ang nangyayari, hindi mo po pwedeng pabayaan itong mga ito na kumalat, no? So, correct. So, napagkasunduan namin na magkaroon ng ganitong klaseng platform para ma-reintroduce, so to speak, no? Sa isa ng pasensya na kung medyo mayabang pakinggan, pero sana ma-reintroduce yung kasaysayan sa mga taong manunod. Basically, ang use ng kasaysayan ay hindi para mag-generate ng facts. No? Yung facts ay mahalaga sa isang mas malaking purpose. At ano yung purpose na yon? Ang purpose nito ay makonekta ng mga tao ang nangyayari ngayon sa nakaraan. At kaya nga nagsisikap kami na bawat malalaking issue ay nagkakaroon. No, halimbawa, fake news. Propaganda movement, tinignan namin. Eh kung tutusin, ang kahit sabihin mong medyo nakakahiya, hindi man nakakahiya, pero medyo ano, ang propagandismo, merong elemento ng trolling. Correct. Diba? Yun yung, actually, nabanggit na rin naman natin dito sa klase yan. Diba? So may mga ganun. Now, nakuha ko yan, binanggit ko yung context na yung van kasi gusto ko ipakita sa mga estudyante at sa mga kasama natin na actually, hindi nyo napansin, dati sinabi, dati ang tawagan natin sa sarili natin, ikaw ang paboritong yung Duterte historian at ako ang paborito yung Yellow Tide historian. Nagkaroon ng punto na tinanggal na namin yun. Duterte na lang siya, Duterte na rin ako. Ay, Duterte, sorry. Nadulas yata ako. Nadulas yata ako. Magagalit yung mga dilawan sa akin. Hindi. Duterte na siya. Duterte na ako. Meaning, medyo hindi na ito about ibig sabihin, ano, tungkol, and eventually nga, imbis na issue na yung pinag-uusapan. Kasi una, paulit-ulit na lang yung issue. Paulit-ulit na lang yung mga statement ni Presidente. Eh, paano naman 61 episodes na 61 tayo. Episodes na naubos na natin halos lahat. So, ang nangyayari po sa amin, gumawa kami ng curriculum. Ibig sabihin, yung buong Philippine history, balak namin itong isalaysay, kung anong kuru-kuru namin, ano yung mga bagay-bagay na dapat malaman dito, no? At may curriculum kami from the, ano, bago dumating ang Espanyol hanggang sa kasalukuyan. Kasi ano na rin namin ito eh. Kumbaga parang... public service ba? Oo, sinadya na rin talaga namin ito na kumbaga maraming mga tao nagre-reklamo na maraming mga bagay na dapat i-update sa ating mga textbooks, ganyan-ganyan. So, inisip namin, masyado pang matagal kung magsusulat ka ng textbook, di ba, no? At saka, limited ang access ng textbook, depende kung magkakaroon ka noon, kung makakabili ka, di ba, no? So, naging ano na to, conscious effort na namin, na contribution namin ito sa mga guro ng kasaysayan, sa mga estudyante ng kasaysayan, at sa kahit sino, basta interesado lang sila sa kasaysayan. So napunta na doon yung ano, yung Duterte history line. So nandun, actually sa aming curriculum, nandun na kami sa American period. So American period na kami, natalakay natin yung education, natalakay natin yung health, no? So ngayon, nandun na tayo sa liberal arts. Ano yung, ano kasi, yung liberal arts, mahalagang contribution nito, no, na in-establish din ng mga European sa atin, ano, from the time of the Spaniards hanggang sa ano, na may method, etc., etc. Tapos, ito pa, 100 years din kasi, nung tinatawag na College of Liberal Arts ng De La Salle University, kung saan naroon tayo. No? So, ang ito, itong way na to, double purpose. Sinusunod natin yung curriculum na nasa American period na tayo. So, pinagdiriwang din natin ngayong linggo
yung mga events na mangyayari para sa centennial ng College of Liberal Arts na dati ay School of Arts and Sciences. Na parang dito rin sa UP Arts and Sciences din pala siya dati. So, yun ang ano, 1918 po tinatag yung School of Arts and Sciences. Okay. So, Dean, Jasmine, Liana, happy anniversary po. Happy centennial sa atin. At saka, isama na natin lahat ng mga departamento ng bahagi ng malalayang sining. Okay. Lalo na yung ano, yung chair natin, siyempre. Si Dr. Florina Aurelius Juan, Bang Rina. Okay. Yan po. So, okay. Liberal arts tayo. So, konteksto. Mm. Okay. Bakit may liberal arts? Ano muna yung liberal arts? Ano ba yan? Iba ba yan sa social science? Iba. Talaga? Sige nga. Ano ang kaibahan yan? Hindi. Kasi, pag tinignan mo yung social sciences, di ba, no? Iba ang konteksto ng terminong social science doon sa konteksto ng terminong liberal arts. Kasi iba ang panahon na nanganak doon sa dalawang magkahiwalay na termino na yun. Okay. Sige. So ganito, bakit tinawag na liberal arts ang liberal arts? Kasi between the two, between liberal arts and social science, mas matanda ang terminong liberal arts. Mas matanda ang kaysa sa social science. Okay. Ganito. Ang pinaka-importante muna dito is yung konsepto ng arts. No? Sige. Yung art o yung sining. May misconception ang maraming tao sa meaning ng word na art. Eh, di ba yung nasa museum lang yan? Sa mga painting-painting. Correct. Sculpture. National artist for sculpture, mga ganun. Correct. Yan ang iniisip ng mga tao na ibig sabihin ng art o ng scene. Literature. Oh, pero pag pinakinggan mo si Eric Fromm, no? Ang sinasabi ni Eric Fromm, ang art is how we do things. So, halimbawa, para sa kanya, mass communications is an art. Engineering is an art. Medicine, yung medical sciences is an art. Kasi lahat yan, may way of doing it. System of knowledge. So, yung sabihin ng arts. Okay. Mm-hmm. So, pupunta tayo ngayon, bakit siya kinabitan ng adjective Na liberal. May kinalaman ba si Drilon dyan? May kinalaman ba yung bata kong si Drilon? Wala. Maski yung bata mo si Mar Rojas. Wala. Okay. Anong meron? Anong meron? Bakit liberal? Okay. May kinalaman ba yun doon sa Enlightenment period? Correct. Diyan yan may kinalaman. Hindi, kasi ganito. No? Sa loob ng... Ano ito? This is... Yung liberal arts has a very European context. Yes. Ang konteksto nito ay sa may Europa. Ito. Sa loob kasi ng mahabang panahon, ang pinaka-dominanting institusyon sa Europa ay ang monarkiya, the monarchy, at saka yung simbahan. Kaya nga pag tinignan mo ang kasaysayan ng Europa, lalo na pagkatapos ng Roman Empire, bakbakan ito, at bakbakan mo.